malapit sa atin. Itinalaga sila ng Diyos upang bantayan at gabayan ang bawat tao mula sa kanyang pagkapanganak hanggang kamatayan. Karaniwan, pinaniniwalaan na bawat tao ay may personal na guardian angel na nagiging spiritual na tagapangalaga. Ang anghel na ito ay nagpoprotekta laban sa pisikal at spiritual na panganib at gabay sa tamang landas. Gayunpaman, mahalaga na bigyang diin na ang mga guardian angels ay nasa mas mababang posisyon sa hierarkiya kumpara sa ibang mga anghel. Gayunpaman, sila'y nag-aalaga at gabay sa mga tao at kadalasang nagbibigay ng mga palatandaan ng babala kapag mayroong maaring masamang mangyari. Kapag nararamdaman mo na may masamang mangyayari, maaring ito ang iyong guardian angel na nagtatangkang magbigay ng babala. Ang mga arkanghel, ang mga itinalaga ng Diyos upang magtaguyod ng mga misyon na lampas sa pangunawa ng tao. Ang pinakakilala sa kanila ay si Arkanghel Michael, na siya lamang ang tinatawag na Arkanghel sa Biblia. Ngayon, babasahin ko ang isang pasahe mula sa Biblia na nagtutukoy kay Arkanghel Michael bilang isa sa mga arkanghel. Sa libro ni Judas, Kapitulo 9, nakasulat ang sumusunod. Noong ang Arkanghel Michael ay nakipagtalo sa demonyo sa katawan ni Moises, ay hindi naglakas loob na bitawan ang isang parusa ng sumpa, kundi sinabi lamang ang mga salitang, "Itaboy ka ng Panginoon." Si Gabriel, na maaaring isa pang arkanghel, ay hindi kailanman tinatawag na arkanghel. Ang isa pang anghel na kilala bilang Rafael ay kaugnay sa pagpapagaling at pangangalaga sa mga manlalakbay. Sa pangkalahatan, sinasabi na may 7 arkanghel, ngunit kilala lamang ang pangalan ng 3 ito. Bukod sa 3 kilalang arkanghel, may iba pang nabanggit sa relihiyosong tradisyon tulad ni Muriel at Chofiel. Pinaniniwala ang may tiyak na misyon ang bawat arkanghel at sila'y kumikilos sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Bukod sa pagiging mga mensahero, sila ay naglilingkod sa pagpapasa ng kalooban ng Diyos sa ibang mga anghel at tao at kadalasang inilarawan bilang mga mandirigma sa langit na lumalaban sa mga puwersa ng kasamaan. Sila ay itinuturing na mga leader ng mga puwersa ng langit na lumalaban kay Satanas. Ligang mundo, at sila ay responsable sa pagbibigay ng babala at tagubilin sa mga leader ng mundo, kabilang ang mga pinuno, hari at prinsipe. Hindi lang iyon, kundi sila rin ang nag-aalaga sa kaginhawahan ng mga lungsod, bansa, estado at kontinente na nagtatrabaho upang mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa mundo. Ayon sa banal na kasulatan, ang mga pamunuan ay maraming beses na nabanggit, tulad sa aklat ni Daniel kung saan nagsalita si Anghel Gabriel tungkol sa prinsipe ng Persia at prinsipe ng Israel. Pinaniwalaan na ang mga celestial beings ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagpaplano at pagsasakatuparan ng mga plano ng Diyos na nagtutulungan kasama ang iba pang mga anghel upang protektahan ang sangkatauhan at mapanatili ang kaayusan sa sandaigdigan. Gayunpaman, ang mga pamunuan ay kilala rin na napakahigpit sa mga taong hindi sumusunod sa mga babala ng Diyos at lumalabag sa kanyang kalooban. Karaniwan, lumilitaw sila na may korona ng septum mga simbolo, isang simbolo ng kanilang makalangitang otoridad. At sa ilang pagkakataon, dala rin nila ang isang krus na sumisimbolo ng pananampalataya at devotion. Bagamat marami ang maaaring isaas na kapangyarihan na gabay sa ating mga buhay, maaari tayong makipag-ugnayan sa mga anghel na ito sa pamamagitan ng panalangin at meditasyon, at maaari nating hingin ang kanilang gabay at tulong kapag nangangailangan tayo. Laging handang tumulong at gabayan tayo sa landas ng buhay at pag-ibig. Tinutulungan tayo na matupad ang ating banal na misyon dito sa mundo, kaya't maaari nating pagkatiwalaan sila at sundan ang kanilang payo na alam natin ay tinutungo tayo ng mga anghel sa likas na liwanag at pag-ibig. Ang mga anghel na ito ay may malaking kapangyarihan ng konsentrasyon dahil sila ay responsable sa pagpapasa at pagbabago ng mga banal na kaisipan. Karaniwan, sila ay inilalarawan na may hawak na isang nagliliyab na tabak upang ilayo ang mga demonyo. At nag-aalaga rin ng alaala at kasaysayan ng sangkatauhan pati na rin ng mga hayop at elemento tulad ng tubig
lupa, apoy at hangin. Ang mga anghel na kilala bilang kapangyarihan ay madalas na itinatangi bilang mga makalangitang mandirigma na may suot na baluti at espada na handang magbantay at lumaban sa kasamaan.